Kaya narito ang My Hero Academia Chapter 335, kaya ano pa ang hinihintay natin, magsimula na tayo. Ang chapter ay nagsimula kay All Might na ipinapaliwanag ang analysis na nakuha ng mga Jets na diskubre nila na ang New Order ay naging isang lason sa katawan ni Shigaraki at ito ay nakasira ng ilang hindi kilalang quirks. Ang mga mag-aaral ay naniniwala na ito ang kanilang pagkakataon para manalo, sapagkat ang mga sibilyan ay inilikas at ang lahat ng mga heroes ay maaaring gumawa ng pag-atake, gayunpaman sinabi ni All Might na ito ay mahirap na mahulaan ang mga galaw ni All For One at ito ay magiging mahirap na maiwasan ang isang malaking laban na paghaharap. Nagsimulang pangalanan ni All Might ang mga kalaban, ito ay sina Shigaraki, All For One, Dobby, Toga, anim na high-end, ang mga natitirang membro ng Paranormal Liberation Front, at ang ibang jailbreakers na hindi pa nahuhuli. Ang mga heroes sa kabilang banda ay nawala ang halos kalahati ng kanilang puwersa, kaya ang mga mag-aaral ay dapat magsanay sa lalong madaling panahon. Sumigaw si Bokugo na sinasabing pinaghandaan nila ito ng mahabang panahon. Sila ay nagsasanay kasama ng Pussycat mula pa noong ang digmaan ay natapos, hindi lamang napansin ito ni All Might dahil siya ay pumunta para sundan si Deko noong siya ay umalis sa ospital, hiningi ni Deko na tutulungan nila ito na may palabas ang buong potensyal ng One For All pero sinigawan siya ni Bokugo. Sinabi niya na gustong-gusto niyang subukan ang lakas ng kanyang bagong teknik na cluster at si Deko ay magiging isang magandang warm-up bago ang laban nila kay Shigaraki at All For One. Pagkatapos ay ang lahat ng mga mag-aaral ay nagsimulang pag-usapan ng tungkol sa kanilang techniques at kung ano ang kanilang gagawin para sanayin ang mga ito. Sinabi ni All Might na sinagupa nila ang bagyo at naging mga ibon na ngayon ay tumatawid sa himpapawid. Pagkatapos ay inisip niya sa kanyang sarili na ang Class 1A ay malakas, All For One. Ang eksena ay napunta sa tirahan ng mga villains kung saan si Shigaraki ay sumisigaw sa sakit. Tinawag siya ni All For One ng Another Me at hiningi niya kay Shigaraki na huminahon na sinasabing ang quirk factor ay nasira at ang kailangan lamang nilang gawin ay maghintay ng ilang sandali upang siya ay ma-stabilize. Si Toga ay kasama din nila. Sinabi ni Shigaraki na kinamumuhian niya si Star and Stripe at ang lahat ng mga ito kaya gusto niyang tapusin ang lahat ng ito. Hanggat mayroong isang tao ang umaalala sa mukha ni All Might ang pagkamuhi niya ay hindi mawawala. Si All For One ay ngumiti habang inisip sa kanyang sarili na dahil sa pagsasama ng kanilang kamalayan, maaari na niyang maramdaman ang galit ni Shigaraki. Tinapik ni All For One ang ulo ni Shigaraki at sinabing gumawa siya ng mahusay na trabaho. Kahit na hindi nila ninakaw ang New Order, nagawa nilang paalisin sa daan ang malaking pader sa kanilang daanan. Sinabi ni All For One na kahit na ang preparasyon ay handa na gusto muna niyang maghintay ng kaunti pa. Si Dobby ay naiinip, hindi niya matanggap ang saloobin na ang kanyang ama ay buhay pa rin at ginagawa niya ang kanyang trabaho. Sinabi ni All For One sa kanya na bagaman na sila ay mayroong magkatulad na personalidad, mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan nilang dalawa. Gusto ni All For One na magplano ng maraming ruta para maabot ang nag-iisang layunin. Ginugol niya ang mga dekada na lumikha ng mga bagong ruta upang maabot ang finish line. Sinabi niya na bagaman si Midoriya ay nakabalik sa UA na may mahigpit na seguridad kung ano ang magiging garantiya sa pagkapanalo ng mga villains ay ang crucial na pagkakaiba sa pagitan ni All For One at Toya. Mayroon akong maraming kaibigan, habang sinabi niya ito makakakita tayo ng dagat na liwanag at ang mga mata ni Shigaraki ay tila inilalabas ito. Ang kamera ay nag-transit sa malayong distansya hanggang ito ay tumigil sa UA kung saan makikita natin ang silhouette ni Hagakure, katapusan ng chapter, at dito nagtatapos ang ating video ngayong araw, maraming salamat sa panunood.